This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. Econ major ako eh, UP, diba? So, okay. Expected, bank talaga yata. Aha. Or parang... Okay. Prilo eh, no? Yun, Prilo or PNG. Yeah. Ganon, di ba? Or Unilever. Tapos, yes. Tapos lahat ng mga kaklase namin, parang nadadraft na, di ba? Maaga pa lang. Tapos ako parang, shit, paano na? Wala akong trabaho. Paano na to? So, syempre, yung mom ko parang, hindi naman siya sobrang concerned, I guess. Kasi parang, I guess at the end of the day, parang I guess makahanap ka pa rin. Kahit na hindi mo gusto, di ba? Pero parang yung dad ko, parang, uy, kailangan maka... Kasi may pressure siya, na. Oo, kasi siya parang he's a businessman eh. So, siguro, natutuwa rin siya sa ginagawa niya. So, ano siya, kumbaga, he wants me to see the joy. Yung gano'n na rin, yung matuwa kasi may ginagawa ka, na nabibisi ka doon. Na gusto mo yung ginagawa oo, mo. Oo, na gusto niya na gano'n, na purisigido ka na gano'n. So, I guess... So, magkaiba ang timpla nila. O medyo. Actually, medyo. Na, kumbaga it works kasi parang kailangan mo ng good cup, bad cup rin paminsan eh, di ba? How many siblings ganun do you have ba? Dalawa. Yung isa na sa Boston ngayon, tapos yung isa na sa Manila nagme-med. Okay, so talagang pressure. Kasi yung isa lawyer. Yung isa doctor. Pero hey, you followed after your father's footsteps dahil ikaw ang entrepreneur, di ba? Tsaka parang yun nga, na napakita na niya sa akin na if you really enjoy what you're doing, iba rin eh, like fruitful, literally. So fruitful. What was the conversation like between you and your dad? Because you had to sell your business plan to somebody. Actually, diba? Baliktad nga. Kasi nung una, gumagawa ako ng t-shirts, like band shirts talaga, yes, for okay. Razorback. Kasama ko si Pat Tirano, tsaka si May, yung wife niya. Tapos yun, backstage, di mo backstage, front stage, 250 per shirt, ganun. Tapos pinapatay namin. Tapos yun nga, tapos after nun, parang naisip ng dad ko na parang hindi yata to kayang makaano. So parang, nagkataon kasi they work in textile garments, which is hindi na rin ganun kalakas ngayon, syempre kasi malakas yung China. Yeah. And then meron siyang parang friend na na-fire from a garment factory sa China. And then nagkataon na land siya sa isang Squire, Fender Squire. Friend, like made in China. Made in China. Kumbaga parang they're using the factory for it. Yes. Eh, apparently parang marami silang mga rejects tsaka yung mga parang blanks. Yeah. So pinakita sa akin ng dad ko, sabi niya ito yung friend ko. Excuse me. Yung friend ko works here. So maybe you can, since music ka, so wala kang ginagawa. Yun yung conversation. Pumasok lang siya sa room ko, tapos parang, ito, tingin mo ba mabibenta mo to o hindi? Sabi ko, ano to ah, bullet strat? Alam ko kaagad eh, bullet strat na blank. Oh, I think, depende magkano, kung 3-5 or 4, kaya, whatever, parang ganun. So ever since then, parang nag-start ako magparang sabi ko, parang hindi yata feasible kung bebenta natin as blanks. So naglagay ako ng may isa pa akong basics. Dami ko tinry, masters. Tapos parang, yun nga, up until may one, yun nakilala ko si Daniel Crisologo. Magaling rin siya mag-drawing. Tapos sabi niya, ano pare, kasi anong gusto mo ilagay na brand? Sabi ko, pangalan na lang natin, D&D. Ganyan, D&D. Diba? Para, kumbaga, ikaw yung... Siya kasi yung nag-design ng unang model, the DC-1 and DC-2. Yes. Okay. So yun yung Daniel. All the way till pickups, lahat? Lahat. Wow. From scratch. Yung problema lang namin dun sa model na yun, sobrang naming idealistic. Sorry, tumatalo na ako. No. Parang mahal masyado lang for the market at the time. Siyempre parang sino ba may kilala sa D&D? Tapos ang mahal kagad. So yun. But that could have been... But that could have been good marketing as well, di ba? Kumbaga parang... Yun nga lang, yung DC-1, DC-2, and DC-1. I mean, yung ultimate version nila could be something people would aspire to have. Oh, pero kumbaga, parang syempre monetarily, hindi siya nag-make sense kasi nag-import ka ng something.
Tapos ang tagal bumalik ng money. Parang yeah. Yun naman on that. Alam mo kung anong marketing style ng Roland? Kasi itong drums na to, that's the Roland TD-50, right? So the drum kit behind us, if we were going to buy it from Roland, is about $8,500, $8,500. Wow. So yun yung flagship nila. So may kausap ako sa Roland, tinanong ko, why do you even make drums that pricey? Mm. Diba? So ang sagot lang nila is for aspiration. Parang ano, no? Parang concept car. Mm. So people will want to aspire for that. But in the meantime, kung hindi mo pa kaya yon, meron kaming TD-17, meron kaming TD-27. Okay rin yun. It has some of the parts of the TD-50, but not all the parts, di ba? So syempre, yung kinikwento nila na. So I go, okay, it makes... Pero wala, at that time, yun lang yung model namin. So hindi ko maano. O tapos, so yung R&D ng D&D, kayo rin dalawa. Yung R&D, siya rin nagpakilala sa akin kay John. Okay. Who is a crucial, integral part na rin of our story kasi lahat ng mga artists namin, sa kanya na rin namin pinapagawa yung mga prototypes. Right. Which is the basis as well ng for the CNC design na papadala for mass production, wherever it may be. Okay. So now, so si John is in charge of artist relations and... Hindi. Siya lang taga-kuha ng... No, he just makes our prototypes. Okay, prototypes lang siya. Tapos, when he makes a prototype, ikaw ba, are you more on the artistic side or on the business side? Unlimited kung hanggang saan kaya yung support, di ba? But now, when someone's making your prototype, nakikita mo na kagad yung projected cost nung... Oo, gets. Pero basta sa amin, basta prototype, hindi na namin kinocosting talaga. Kasi gawin parang, mo lang. Parang, basta just make it happen for the artist. Yun lang talaga. Ang galing. So okay. So si Manuel, finally, ayan na, nasa kanya na yung gitara niya. Uh-oh. What was the feeling like? Grabe. Naalala ko pa yun, nasa Tendecitas may gig sila. Kasama ko pa si Liza. Wala lang. Siyempre, surreal talaga. Parang wala pa yata ng Instagram or meron na, hindi pa uso. I don't know. I don't remember. Pero yeah, naalala ko yun, yung moment na yun. Like sa headstock, nandun na yung logo ng ng D&D. Tapos one of your favorite songs. I mean, ako syempre fan lang tayo ng Wolfgang. And then it sounded like, Naka-fishman na rin eh. Kumbaga, yun na, mismo na rin siya. So what pickups do you use? Gawa niyo talaga or? Well, depends. Kasi si John, meron rin siyang kalikot, which he winds himself. That's Philippine made. Yeah. Kaso lang, yung iba, depende. Kasi like, for example, si Jomal. Yeah. Meron kaming ginagawang isa pang signature. So nag-iiba kasi yung una ginamit niya yata kalikot. Tapos ngayon, he wants to try, I think, a US boutique. I'm not sure. Hindi ko na maalala. Parang a US brand. Parang ganun. So, okay. Whatever. Kung anong gusto nila talaga. Yun ang gagawin. Oo. Yun talaga. Kasi parang we really don't want to mess with... Kasi parang gusto namin yung parang what a kid wants. Kunyari, pagdating ng bata sa toy store, ito yung gusto ko. Ganun talaga.